Now, what if lumabas na sa support and resistance yung price? Sa previous episode, alam natin na patalbog-talbog lang sa support and resistance yung candle. Reviewin lang natin yung nakaraan na yung mga red lines na nilagay natin ay yung resistance, and kapag dito umabot, nauuntog yung price at bumababa. Sa green lines naman, ang na-identify natin support. At kung maalala nyo, dito nagbabounce pataas ang price, mapa-stock or crypto. Mabalik na tayo sa tanong na what if lumagpas na sa support or sa resistance ang price? Yan ang topic natin for this episode. G, let's go! Ang tawag sa pag-break ng resistance ay breakout. At ang kabaligtaran nito ay breakdown, kung saan ang price lumagpas na pababa sa support. Himayin na natin ang dalawa. And itong mga chart na papakita ko ay based sa actual na nangyari or sa totoong buhay. So ang breakout ay sign of strength. Makikita natin sa chart na downtrend siya. Pero after niya ma-break ang resistance, ay sobrang bilis ng pagtaas ng price. At dahil sign of strength siya, ibig sabihin malakas ang stock or crypto. At pwede kang bumili sa point of breakout. And pwede din natin siya makita sa sideways na chart gaya nito. At ito ang point of breakout niya. Ito ang kailangan natin tandaan na pag nangyari ang breakout, ang resistance ay magiging support o kaibigan na natin. Fast forward natin kung ano ba nangyari sa chart na to after a few days. So unang kalahati ang galing sa last example, at ito ang nangyari sa kanya after ilang days. Ito yung inangat ng stock natin. Then bumagsak siya rito dun sa previous breakout. And kung makita nyo, nag-support siya and nag-bounce pa siya 2 times. At yun ay clear sign of support dahil ang price hindi na lumalagpas pababa netong line. Meron ka nang kakampi dito sa linyang to. And tignan naman natin kung anong itsura pag nag-breakdown. Sa breakdown naman ay sign of weakness o panghina. Kung lumagpas naman siya sa support, ay kailangan mo na umexit, cut loss o takbuhan na to. Kung makita natin, naumina na siya at nagtuloy-tuloy pababa after ilang days. Ito ang importance ng cut loss. Hindi na lumaki ang lugi mo kung sa unang araw pa lang ng breakdown, tinanggap mo na yung maliit na loss. At ang mahirap naman dito ay ang support ay magiging resistance o kalaban mo na. Kung maalala nyo doon sa previous resistance na nag-breakout, naging support siya. Ito naman kabaliktaran. Ito yung breakdown na nakita natin sa previous example. And kung makita natin, naka-recover ng onti ang price, pero pagdating sa previous support ay nauuntog na ang price. At nagpapakita ng malinaw na resistance. Kaya ang mas maganda ay iwasan natin ang mga chart na na-break na ang support. Bukod sa buy on support, ngayon alam na natin na pwede na tayo mag-buy on breakout. So may 2 strategies na kayo for entry. And for selling naman, sell on resistance para mapasakamay mo na yung gains. Or exit pag-breakdown if worst comes to worst para ma-preserve mo naman yung capital mo. Parang business, kung saan ang in-demand, doon tayo. At kung alam mo naman na palugi, ba't mo pahayaang tumuloy? Kaya pwede natin idagdag sa strategy natin ang enter on breakout and exit on breakdown. Masakit man na magka-loss, pero mas masakit ang maubos ng puhunan. Okay na tayo sa breakout and sa breakdown. Kung may natutunan kayo, please like and subscribe dito sa video na to and sa channel ko na Take Chance. Hanggang sa muli, paalam!